Isang national scientist na nangarap na nagbahagi ng kanyang kaalaman sa kabataan. Diyan nagsimulang mabuo ang Emilio Aguinaldo College. Mula sa pagiging School of Midwifery, ngayon ay isang destination na para sa dekalibreng edukasyon ng medical arts and sciences. Welcome to the home of the generals. Sa mga kursong physical therapy, nursing at iba pang medical courses, kilala ang EAC. Dahil na rin ito sa malalim na kasaysayan ng eskwelahan sa larangan ng medisina. Brief background lang po, paano po nagsimula ang EAC? Well, nagsimula ang EAC originally as Marian College. In the 1950s, naitayo yung Marian College at very limited ang programs, apat. In 1973, the board decided to name the school after General Emilio Aguinaldo. Naging JAC yan, General Emilio Aguinaldo College. Yeah, maybe that's why this was an issue that was also close to us because sinabi ko nga sa iyo, yung lolo ng father ko, counterpart ni Aguinaldo yan. So that's why the school was named after him. Now, actually, that is reflected in the vision of the school. One of the items in the vision of the school is that it is a school in the nationalist tradition. Ang founder ng EAC ni si Dr. Paulo Campos ang itinuturing ama ng nuclear medicine sa Pilipinas. Sa katunayan, isa siya sa mga nagbuo ng unang radioisotope lab sa bansa. By 1989, ibinigay sa kanya ni President Cory Aquino ang titulong National Scientist. Dahil sa top-notch quality ng mga medical courses ng EAC, dito pinili mag-aral ng 19-year-old student na si Jigs Angelica Paras sa kursong Radiologic Technology. Jigs, bakit EAC ang pinili mong school? EAC kasi yun nga po yun sa ano kasing pinili ko, yung profession na gusto kong ma-achieve is yung Radiologic Technology. And EAC po yung isa sa nagkakaroon ng best performance pagdating dun sa course na yun. Kamusta ba yung course na yun for you? Parang ano yung mga, kung saan yung mga challenge, yung mga natututunan mong bago? Una, siguro yung basic lang is yun, more on physics siya. And dapat din sa human anatomy. And nakaka-enjoy kasi minsan na-expose na rin kami dun sa mga modalities na pwede naming matrabaho or magawa after naming graduate. Kwento ni Jigs, pangarap niya maging doktor sa hinaharap. At sa tamang gabay ng EAC, alam niyang abot kamay niya ang kanyang pangarap. Bakit ka proud maging general? Na kasi yung mga generals kasi ano yan, sobrang competent po niyan, sobrang competitive in any aspects po. Yung mga taong makakasalumuha mo, minsan yung mga kahit yung mga empleyado po dito, sobrang caring nila sa iyo, feel at home ka talaga, and of course yung students po. Isa pang proud general na aming nakilala ay ang homegrown coach ng men's basketball team ng EAC, si Coach Ariel Season. Graduate ng computer science dito sa EAC si Coach Ariel at may 20 years of teaching experience. Sa katunayan, naging dean pa siya ng IT department. Coach, for the longest time, naging dean kayo ng School of IT pero sabi nyo nga na nag-resign na kayo, nag-concentrate na lang kayo talaga on the head coaching job, pero nagtuturo pa rin kayo. What's that like? Sir, kasi hindi ko rin pwedeng tanggalin na lang bigla yung pagtuturo eh. Kasi paminsan-minsan, mamimiss mo rin talaga yung pagtuturo. So sabi ko sa president namin, sir, I still want to be part of the faculty lineup ng EAC. I still want to teach. So sabi naman niya, sige, walang problema. Sa part-time. So nagtuturo pa rin ako sir ng computer programming. Puro software application ang tinuturo ko. Ang laki ng improvement sa junior team ng EAC sa NCAA ang naging dahilan kaya naman si Coach Ariel na ang head coach ng seniors team. Gayon na pagsasabay niya ang pareho niyang passion, ang pagtuturo at basketball. Napakaraming bagay ang dapat kong ipagpasalamat kung nang pumunta ako ng EAC. Number one, nung pag-graduate ko kasi, nag-apply ako ng professor, na-accept ka agad ako. So, pagkatapos noon, sir, pinag-aral ako ng school, pinag-masters ako ng school sa DLSU, pinag-doctorate ako ng school sa TIPQC,
inalaw ako ng school na makapag-present ng mga researches ko sa abroad. Yung buong buhay ko, sir, EAC na eh. EAC has made me of what I am today. So, lahat ng dapat ko ipagpasalamat, gagawin ko para sa school na to. That's why, lahat ng pwede kong gawin to pay the school back, kinagawa ko para lang mabigyan ng honor yung EAC. We cannot move free ourselves unless we move forward united in a single desire. Mga salita na nagmula mismo sa revolusyonaryong si Emilio Aguinaldo. Kaya naman para sa generals, kapag iniwan na nila ang silid-aralan, patuloy pa rin ang hangaring makatulong at magsilbi sa bayan. To watch the latest game highlights, subscribe to ABS-CBN Sports in Action YouTube channel.